Hi guys! Alright, so pag sinabing kakaning Pinoy, kakaunti lang naman ang mga ingredients yan, di ba? Umiikot lang yan sa bigas. Bigas na malagkit, o galapong, asukal, asukal na pula, coconut, coconut milk, ano pa ba? Ube, ube flavor, ube extract. Pag outside the Philippines kayo, dahil mahirap makakita ng tunay na ube, gumagamit sila ng ube powder. So, ito lang, umiikot-ikot lang, si, di ba? Sa dinami-dami po ng YouTube videos na makikita nyo these days on how to make certain dish, katulad ng mga kakaning Pinoy, I don't think you will mind if I add one more, right? So, ito po ang aking napakasimpleng three ingredients, sumang malagkit, alright? The idea came from Ate Marilu Neri ng Amazing Stars Marketing sa Chicago. So, ito, pakikita ko sa inyo mga ingredients and then followed by the step-by-step sa paggawa ng sumang malagkit. Enjoy! Glutinous rice flour, coconut milk, sugar. All right, so we are going to put 2 cups of the glutinous rice flour, and then 1/2 cup ng sugar. Haluin po natin yan. Alright. Slowly add your coconut milk. Okay. Let's use a rubber spatula. Alright, so we're going to add this until it is thoroughly combined. Sensya na kayo, nag-aawal yung mga aso ko sa harapan while I'm doing this. I have Enrique and Ellen DeGeneres right in front of me. Okay. So, dapat smooth siya like this, alright? Tikman nyo, 1/2 cup sometimes, 1/2 cup of sugar sometimes to some people, hindi masyadong matamis. But, para sa akin, ang kalahating tasa ng asukal is good enough. So, ayan. Alright. Now, on to the next step. Alright. So, you combine this. Ito pang itsura. So, from the looks of it, dapat hindi siya ganito kanipis o ka-thin. Alright. We're gonna add 1 more cup of malagkit para maging medyo pliable siya. At pag binalot natin sa banana leaves, ay sumunod yung kanyang korte. Okay? I think this is good. I only added 1/2 cup ng asukal, mga kapamilya, kasi ayoko nang masyadong matamis. To some, maaaring yung kalahating tasa ng asukal is not enough. So, taste it and, you know, use your own preference. Alright, parang clay po ang itsura dapat ng ibabalot yung suman. Look at this. Alright? So, combine it. Tapos, you're good to go. On to the next step. Oh, ito ang next step natin, mga kapamilya. Ibabalot na natin sa banana leaves. Importante po, una, dapat malinis naman ang mga banana leaves nyo, alright? Dahil, pag binili nyo ito from the store, some of the banana leaves na meron dito sa US comes frozen. Minsan, kapag tinihunaw nyo na, it comes with white stuff. Yung mga ganun, no? So, importante na linisin nyo ang magkabila. Alright? Yung iba, medyo matigas yung kanilang yung banana leaves. So,
two things. Pwede nyong itapat sa stove, sa apoy, para lumambot, or you can put the banana leaves sa microwave, heat for about a minute on high, para maging malambot siya. Ito, luckily, malambot na siya, so hindi ko na siya nilagay sa microwave or sa stove. Alright, next. Importante din po, nagagamitin nyo na pang scoop, kahit kutsara, i-coat nyo ng konting cooking spray. Why? Para hindi manikip yung mixture nung suman into the banana leaves. Lagyan din po natin ng, let's do this, lagyan din po natin ng konting cooking spray, yung banana leaves, kung wala kayong butter. Alright? So, lagay natin 2 kutsara or 2 tablespoons na malalaki. Alright? Lagyan nyo ng cooking spray ang inyong kamay ng konti para hindi rin dumikit. Alright, see? And then, you just roll it like that. Okay. Kadalasan nangyayari, nakikita nyo yun, nabe-break yung banana leaves. That's okay. That's why, if you can see, I have the second banana leaves right underneath. So, I can roll it again and seal it completely before I steam it. Alright? So, ayan. Alright? So, na-break man yung una, yung pangalawa, hindi. Alright? So, ibabalot lang natin siya ganyan. Oh, dahon din po ito. Kung wala kayong kitchen twine o yung panali sa kitchen ng mga pagkain, pumiraso na lang kayo ng konti and just wrap it. Just like that. Okay? See? Hindi naman madali, di ba? 3 or 4 ingredient recipe para sa suman. May dahon ng saging kayo. Alright, I've made 2 so far. I'm gonna continue doing the rest and I'll let you know kung ilan ang nagawa dun sa mixture na ginawa natin. Alright? Alright, well, I finished wrapping the mixture. Malalaki po ito. It yielded me 7 large suman, if you can see here, right there. Okay? By the way, guys, I'm using a Salad Master 10-quart roaster with culinary basket. Alright? So, kung wala po kayong... You can use a bamboo steamer o kahit anong steamer. So, I'm now boiling some water here. Actually, it's boiling. I'm gonna add the culinary basket right there. And I'm gonna start adding the suman into that. Dapat hindi po dumidikit yung tubig dun sa... dun sa ilalim ng steamer nyo. Okay? So, we're gonna cover this and steam it. Maybe 25 minutes and then I'm gonna show you. Alright? Until the next step. Okay, tingnan natin. 25 minutes is up. Alright? So, yan. Kanya. Alright. Laki. Parang imbutido. Okay. Ay, yung isa pumutok. Look at this. Pero nakita mo na yung suman. Alright. So, you know what I'm gonna do? I'm gonna cool it down. Turn off the stove. I'm going to cool this down and then I'm gonna open or unwrap it para makita nyo. Alright? Okay po? Sige. Okay, let's cool it down first, alright? Okay, tingnan natin ng isa. Alright, let's unwrap this. Look at this. Ooh, alright? Earlier, nag-try ako. Ito yung isa. Sa palagay ko, mga kapamilya, yung 1/2 cup ng sugar may not be enough even for those who are watching their sugar kasi hindi siya matamis. So, correction, lagyan po natin maybe ng another 1/4 cup ng asukal para, you know, matamis-tamis siya ng konti. Otherwise, you can easily just add asukal kapag kaluto na. Alright? So, yan na yun.
Tikman natin. Definitely, kailangan pa ng 1/4 na cup ng asukal. Okay! That is the simplest suman malagkit 25 minutes sa steamer. Three ingredients. Can't top that, can you? Okay, natapos na. Nag-enjoy ba kayo? Gagawin nyo ba ito sa bahay? Kadalasa naman yung mga ingredients na nabanggit ko, staple sa pantry ng mga Pilipino, di ba? So, why don't you do it? Pag nagawi po ako sa lugar nyo, kadalasan ina-announce ko naman sa Facebook kung may mga lugar akong pinupuntahan. Imbitahin nyo ako. For as long as I have my iPhone, guys, at ready kayong mag-share ng mga ulam nyo o makakanin nyo yung simple lang, ha? Kasi marami tayong Facebook friends na gustong matuto ng mga simpleng pagkain Pinoy, especially yung mga second generation dito sa Amerika na nag-i-enjoy kumain ng mga Pinoy, di ba? Why not? Alright, so invite me at let's start cooking together and share it with our friends here on Facebook. Alright, until next time, kapamilya, Ron Vilaro po. Bye!